Hindi ko alam. Dearest Vanessa, maraming lihim ang pamilya mo. Ang pamilya Rodriguez. Mula sa panahon ng Lola Dolores mo, hanggang sa nanay mo si Katrina, isa-isa ay may kanya-kanyang lihim. Pero tulad ng kahit na lihim, ang bawat isa ay may kanya-kanya ding susi. Hindi ko pa sasabihin ngayon kung para saan ang susi. Basta itako mo ang susing ito. Balang araw ay ito ang magliligtas sa iyo at sa lahat ng mga totoong Rodriguez. Ang iyong lola, Corazon. Hindi para sa akin ang susi na to. Para to kay Vanessa. Anong pinagsasabi mong parang nagbago si Vanessa? Ewan ko ho. Pero yun ho ang nakikita ko. Nung huling dalaw niya, parang ang laki ng pinagbago niya. Parang hindi na siya yung Vanessa ang pinalaki ko noong araw. Masyado ka nalang nag-iisip, Shirley. Siguro nga ho. Pero senyora, alam niyo ba kung ano ang mas kinakatakot ko? Sa kanya niyo ibinigay ang isa sa dalawang susi. Paano nga kung hindi na siya ang Vanessa ang kilala natin noon? Pero para kay Vanessa ang sulat na to. Sa kanya to binigay ni Lola Corazon. Alam ko. Pero hindi muna natin ibibigay ngayon sa kanya. Tsaka na lang. Pero bakit? Ewan ko. Pakiramdam ko, may kinalaman si Ella. Nakadagdong ng buhay niya kung ano man ang nilalaman na lihim nitong susi na to. Hindi kita maintindihan, Rina. Paano nadamay dito si Ella? Dahil isang totoong Rodriguez si Ella. Pero kung hindi natin bibigay kay Vanessa, anong gagawin natin dyan? Itatago muna natin ito. Hanggat hindi lumilinaw ang lahat, itatago muna natin ito. Ikaw ang magdadala niyan, Marie. ₱100,000. Ibigay mo yung kay Fred bilang down payment sa pagtistigo niya laban kay Katrina. Makakarating po sa kanya. Nagmamadali ako. Pag-usapan mo na mabilisan ng testigo ni Fred. Sabihin mo. Pag-usapan mo. Bakit po kayo nagmamadali? Aalis ako. Saan mo kayo pupunta? Paano laban kay Katrina? Huwag ka mag-alala. Bago ko umalis, tatapusin ko lahat ang dapat tapusin. Naayos ko na rin yung bahay.
Kumain na muna kayo. Sige na, sige na, sige na. Kain na, kain na. Kaya Jenny? Oh? Ginalo mo ba ang bag ko? Hindi, bakit? May binigay kasing sulat sa akin ng lola ko eh. Hindi ko makita sa bag ko. Wala, wala akong ipukuha. Hindi ko naman sinasabing kinuha mo. Baka lang napulot mo sa kwarto. Sa tingin ko kasi nahulog yun eh. Marie? Wala akong napupulot, Vanessa. Hindi naman yun eh. Ngayon ko lang na po na. May bago ka palang kwintas. Ang ganda naman ito. Bigay sa akin ni Daddy Abel. Anong ginagawa niyo rito? Mami, tignan mo ah. Ang ganda-ganda ng kwintas ni Marie. Pinatawag kita dahil may isang mahalagang bagay na sasabihin ko sa'yo. Sa korason? Alam mo naman ako, matanda na. Sa lahat na nakakaedad eh, kung ano nung nararamdaman namin sa katawan namin. Bakit ho, may sakit ho kayo? Babalik ako sa Amerika. Paayos ko doon ang problema ng puso ko. Ho, paano kayo? Paano ang laban natin? Tuloy pa rin, Marisa. Hindi naman kumut-aalis ako. Ay, magpapatalo tayo. Mientras nabubuhay ako, sigurado mananalo tayo. Pero, kung mamamatay ako, doon tayo matatalo. Pero... Give me time, Marisa. Hindi ko kagustuhan ang sakit na ito. Nandiyan na yan. Harapin natin. Kailan mo kayo babalik? Sandali lang ako. Pero sisiruduhin ko. Pagbalik ko, wala nang kawalayan si Katrina. Huwag kang mag-alala, Marisa. Mananalo tayo. Pero, hanggang wala ako, meron sana akong hinihilingin sa'yo. Mag-ingat ka. More than ever, kailangan ko ang tulong mo. Hindi ka pwedeng magpatalo kay Katrina. Thank you.
posibleng mawala yan. Nasa bag ko lang yun. Baka nahulog dito. Hindi mo ba natignan dyan sa bag mo? Ilang beses ko nang binabalibaliktad tong bag ko eh, pero wala din doon. Dearest Vanessa, sumulat ako para ipaalam sa iyo kung gaano kita kamahal. Matagal-tagal na rin tayong hindi nagsasama. Kaya gusto kong malaman mo kung gaano kong kaimportante sa akin. Magpakabait ka. Gusto kong palagi mong maalala ang mga bilin ko kahit na malayo tayo sa isa't isa. Kahit ano pa man ang mangyari sa akin. Ang iyon, Lola. Corazon. Bakit, Vanessa? May problema ba? Nagtataka lang ako. Saan? Kung bakit ganito kasing magsalta ang Lola eh. Parang aalis siya. Masang ko. Kaya nakatakas ako. Bukas pa ng umaga ang uwi. Nahihilingin sana ako sa Rodolfo eh. Ano yun, Sheila? Nakapangako ako kay Rina. Gusto ko sana makita uli yung anak ko. Kahit sandali lang. Delikado. Anong delikado? Nagawa na natin yun eh. Noon, hindi tayo nahuli. Pero parang pag nahuli tayo ngayon, ayaw kong mapahama ka, Sheila. Ayaw kong biguin si Rina. Basta, huwag muna ngayon. Magpalipas tayo ng ilang araw. Makinig ka sa akin. Ako ang mas nakakaalam. Rina, anong ginagawa mo rito? Marie, ayos na yung problema natin. Napalitan ko na yung sulat. Hindi ba nahalata? Hindi. Mukhang sinakyan naman niya yung mga nakasulat dun eh. Buti naman. Oh, kung ayos na naman pala, bakit malungkot ka pa rin? Naalala ko ang nanay ko. Huwag ka mag-alala, Rina. Sigurado ako. Kung nasan man siya ngayon, iniisip ka rin niya. Talaga, Marie? Oo. Ganun naman talaga ang mga nanay eh. Kami magkakasama. Sabi niya, babalikan daw niya ako. Pero hindi ko alam kung kailan. Yeah.
iniisip ko lang. Paano kung balikin ka nga ng nanay mo? Tapos kunin ka niya. Siyempre, sasama ka sa kanya. Iwan mo na kami ni Ella dito. Hindi naman sa ganun. Siguro, sasama ako sa kanya. Pero hindi ko kayo makakalimutan. Lagi ko kayong dadalawin. Talaga? Siyempre. Kayo lang naman ni Ella ang totoong best friends ko eh. Kaya kahit kailan, hindi ko kayo ipagpapalit. Sige na, Julio. Matulog ka na. Bukas na lang natin problemahin ang Fred na yan. Sabi ko naman sa'yo, babalik ako. Ba't ko naman sisiraan yung pangako ko? Tama na yung pagsisentimiento mo, ha? Ang importante, nandito ako. At saka malapit ng kahit kailan na hindi na tayo mag-iwalay.